Hello, welcome po rin, especially sa mga newbie sa drone dyan. Ngayon guys, no, magre-review naman tayo about dito sa accessories na nabili ko sa Lazada. At ito ngayong lens hood. At ngayon, i-review natin kung may gamit ba talaga to or wala, or kumbaga aksaya lang sa pera, no. Actually mura lang naman siya, siguro mga nasa 150 or less lang naman siya, no. Kasama na si Fifi doon kung bibili ka sa Lazada or sa Shopee. Ngayon, by experience na gamit ko na to, nung siguro mga twice or thrice, by experience, i-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko about ito sa lens hood na to. So ngayon i-unbox muna natin siya, no. Actually na-unbox ko na to, no? Kumbaga for the sake of the review, i-unbox ulit natin. Wala naman siya manual, simple yan ang naman box. Tapos to, cover. Tagalan natin, ha. Ito siya. Actually maghana naman siya, no, made of plastic. Yan, ito siya. Ngayon papakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag nakakabit sa drone. Kakabit natin siya, no. Ito guys, no, itong itsura niya pag nakakabit na siya, no. Ayan, itsura niya. May dalawang reason kaya bumibili ang mga ka-droner natin, no, na ganitong lens hood. Ang isang reason daw is yung anti-glare daw siya, anti-glare protection daw siya, no. Baka pa-protect raw siya sa sinag ng araw, no, para hindi masyado masilaw. Kasi nga doon, kumikita nyo dito, no, meron siyang harang dito, kung ba naharangan niya yung sinag ng araw sa camera. Pero para sa akin, parang useless din, no, kasi unang-una, sabihin natin totoo nga na ganun, no, ang araw, kung ba nasa side yung araw, tapos nandito yung drone. Ang tanong naman is yung okay sana kung ang posisyon ng drone is nakaganyan lang, no, naka-side lang sa araw. Eh siyempre, nag-iiba ka rin ang direksyon. Kasi kung baga, nung pinalipad ko to, no, around 4 to 5 p.m. ang araw na palubog lang, no, kung baga nasa side na yung araw. Pinag-compare ko siya sa may lens hood sa walang lens hood, no, tapos pinaikot ko siya ng 360 degrees. Nung inobserbahan ko yung video, same din naman, ganun din, nasisinagan pa rin ang araw, no. Kumbaga hindi mo pa rin mahiwasan yung sinag ng araw. Kumbaga sabi natin, accept na natin na napoprotect talaga niya yung glare niya kasi nga may harang. Yan tanong is yung direction naman ng drone mo, hindi naman pwede naka-steady ka lang ng ganyan, no. Siyempre, iikot at ikot ka pa rin. Kumbaga, ganun pa rin, masisinagan pa rin siya, no. Kaya kung gusto mo talagang na anti-glare talaga is bumili ka lang ng ND filter. Yun talaga yung pinaka best way, no, para ma-prevent mo yung glare ng araw, no. Tulad ng ngayon, bumili ako ng ND filter, yung ginawa ko, no. Pero itong lens hood, kung sasabihin natin pang anti-glare, is para sa akin, no, is useless din. Baliwala rin po siya, no. So yung iba naman, isang reason din naman kaya naman sila bumibili ng lens hood is para naman daw to sa ano naman daw, tawag niyan, gimbal protector. Para sa akin is yes, pwede. Kasi nga naman, no, pagalba tatama ka sa sanga ng puno o sa mga dahon, etc. Siyempre, unang tatama nitong lens hood kasi umapasin niyo nakaangat yung hood sa camera. Kaya ito muna yung unang tatama, no, kung kiss na bumagsak na tumama, no. Saka kung kiss na bumagsak sa lupa, no, pag bumagsak siya ng ganun, siyempre ito muna yung tatama, itong lens hood. Maring pwede, sabihin natin pwede siyang gimbal protector, no. Pero ang tanong naman dyan, kung diba, bumangga ka sa sanga tapos ang binagsakan mo is around mga second floor, no, mga ganun kataas, no. Kasi sabihin natin may lens hood dyan, yung impact na bagsak niyan is ganun pa din, no, putol pa rin yung gimbal mo kasi gimbal ay made of plastic lang na malambot yan, no. Kapag bumagsak yan, eh ganun din, putol din. Kung para sa akin, kung gusto mo talaga ng protection sa gimbal is yung pinaka best way talaga dyan is yung tawag yan, mag-ingat ka lang sa pagpapalipad, no. Kumbaga, observe muna yung paligid mo kung marami mga wire, kung marami mga puno. Yun ang pinaka best way, no, kung talaga gusto mo talaga ng safety about sa gimbal mo, no. Pero sabi natin gimbal protector, pwede sa mga minor lang, minor na bangga, minor na bagsak yan. Pero kung mga major talaga, masasabi ko na ganun din kasi malambot na itong plastic, no, pwede rin tumabiyak, no, kung bumagsak ng pagkatastas yan, no. Kaya kung sasabihin ko is for gimbal protector, pwede konti konti na, pero sabi mong dedepende ka dito talaga sa ano, sa lens hood na to for gimbal protector, so masabi ko is hindi, opinion ko lang naman, no, hindi siya ganun talaga sa ka-effective kasi hindi ko pa na-try, no. Pero observation kasi kung kakapay mo talaga malambot lang talaga, no, manipis lang talaga, made of plastic lang tong gimbal protector, no, lens, tong lens hood na to. Hello, no, hindi discuss ko man dito is about sa cons na ito, no, sa isa sa mga napansin ko rito sa
ano to, sa paglagay nitong lens hood. Pag nagpapalipad ka ng drone tapos naka yung gimbal mo is nakatutok sa baba, no, naka-center sa baba. Pag nagpapalipad ka, pag napapalapad ka ng sideway, no, pag pinapaganyan mo, siyempre pag ewan ko ba kung left or right, basta pag gumagano siya, no, parang sa sideway siya, yung camera tumatama dito sa bandang part na to. Eh mapapansin niyo sa video, no, ayan, no. Teka lang, straight ko lang. Yan. Pag nakaganyan siya, no, pag naka-sideway siya, no, just itong gimbal mo nakababa, natatamaan itong bandang part na to. Ayan, may kita niyo sa sample video, no, ayan, no. Ayan, may kita niyo, parang may lumalabas na parang shadow. Yung una, akala ko nga, kalapakatin may dumikit, no, yung pala, yung napasin ko pala, ito pala yun, itong bandang part na to. Audio, although nakakaano siya, no, nakakasiwa, nakaka-distracting ba tao, may lang sa English, no. Basta nakakaano siya, nakaka-distract yung part na yun, no, pag natatama ng camera, pag nagsa-sideway ka, tapos yung gimbal mo nakatutok sa baba. Tapos ano naman din, pag yung gimbal mo nakaangat naman, tapos tapos pina-under mo na mabilis pa straight, no? Naka-straight naman na ganyan. Pag siyempre straight niyan, na ganyan na forma niyan eh. Medyo yumuyo ko siya, no? Yung camera naman, natatamaan naman niya itong bandang part na to. Pag nakaangat masyado itong gimbal, no? Yun yung napasin ko rito, no? Yung pag pinapalipad ko na siya. And tumatama itong ano to, itong part na to, itong lens hood na to sa gimbal camera. Kaya para sa akin, no, opinion ko lang, useless tong gimbal na to, tong gimbal protector na to, kung ba dagdag gastos lang to, no. Nasa inyo kung gusto niyo bumili, pero para sa akin na parang sayang pera lang, pera ko rito, no. Kaya ako pala papalipad ako, hindi ko na kinakabit to, kung para storbo na lang, no, dagdag abala na lang. Ngayon guys, nasa sa inyo kung gusto niyo bilhin o kung gusto nyo yung bilhin o ayaw nyo, basta ako, ang opinion ko lang naman is para sa akin, no, is useless siya para sa akin. Ayaw mo ko lang sa iba. Ngayon guys, ito lang naman ang aking ano, no, honest review saka about dito sa lens hood na to, no. Pero actually mura lang naman siya, siguro sa 150 na naman, no. Try, kung marami ka naman pera, try nyo. Nasa sa inyo, kung magustuhan nyo, di okay. Kung hindi, di benta nyo ulit, o kaya tapon nyo na kung marami naman kayong pera, no. Kasi actually mura lang talaga siya, mura naman talaga siya, no, nasa 150 lang naman siya pababa ng price niya. So guys, hanggang dito lang aking munting review about dito sa lens hood na ito. Nasa sa inyo kung gusto nyo bumili or hindi. Ang senior ko lang naman is opinion ko about dito sa lens hood na to. So guys, hanggang dito lang po ulit, no. Maraming salamat po ulit at God bless and ingat po sa inyo.